Ito ang Basyaw. Bumiyahe kami na bisikleta lang ang dala at ito ay umabot ng 26 km at 2 hours na pagbiyahe. Ito ay parang munting Boracay dahil sa taglay nitong mga maputing buhangin. Ngunit hindi man ito kasing kinis ng buhangin sa Boracay. Pero masabi kong pwede na, tara samahan niyo ako at mag-explore tayo dito sa Basyaw, Ibisan. Let's go! Hey! What's up? I am JP, isang ambisyoso na pangarap na libuti ng mundo. Gala dito, gala doon. Kahit saan basta masaya at ligtas, hindi lang ako pati mga kasamahan ko. Sino ba namang taong gagala na walang dalang pera? Basta may gasolina. Baka ako yon, JP, and I am one of the vlogger in Capiz. I'm trying to be a good one, trying to do it right. I'm open but discerning, I try to pick my fights. And all this time alone, I've come to be a different man. Mostly just by wondering about how it all began. Hindi pa kami nakakalayo, ay huminto muna kami sa isang tindahan para bumili ng maiinom. Mountain Dew, baka naman. At pagkatapos namin magpahinga, ay nagpatuloy na naman kami sa aming paglalakbay. Nice view. Super easy. Super easy lang yung pakyat kanina. Nasa Jer 4. So yun, malayo-layo pa talaga yung lalakbayan natin. Let's go! At ito yung isa sa mga kinakatakutan ng lahat pag nagmumotor. Wala kang lisensya, wala kang RCF. Sigurado, uuwi yan sa police station. Buti na lang, nakabay kami. Tara! Tara! Wait lang. Nakita ko, tol. Ha? Tol, nakita ko, 20. Ito. May pera sa basura. Let's go! Eh, hawakan mo nga ito. Oh! Sayang yung pera ito. Kita namin. Ano yun eh? 20. Butas na. Butas. Sayang naman oh. So, pera na. Butas pa. So siguro, sa sobrang dami ng pera ng may-ari ay nilipad yung iba sa tabing kalsada at saka naman kinain ng mga anay. Oh my god! Itatago ko lang to. Remembrance. Tara na nga. Tara, let's go! Woohoo! Parating rin. At bago kami pumasok ay nagbayad muna kami ng aming entrance fee. Alright. Diyan muna kayo mga tola. Standby. Ilan yung biyahe natin? 2 hours. Panay to hindi. Gabi. 26 km. Panay to ano? Ilan? 26 km. Pa! 26 km. Puro paahon. So yun, kakarating pala namin mga tol. So gutom na kami. So mag-order kami ng aming pang tanghalian. At ano yung ulam natin tol? Yung ulam natin ngayon mga tol ay hotdog at pritong isda. Hotdog. Wow. Wala silang mga luto-luto. Kaya yan lang muna. Timing naman pagkapunta namin dito, wala silang So mga tol, isa na yung gusto namin mga ulam ngayon, no?
laki. Ang laki oh. Halos. Kaso laki pa sa kamay ko. Kaso kinapos kami sa budget. So ngayon, kakain na kami. Talk to me nice. What's the price of an eye for an eye? While we've got time, I've got there's no surprise. So yun ang ano, so kakatapos na namin kumain, so pupunta kami dito para magpahinga sa gilid ng dagat. Ay, tag pala no. Sheesh. Maraming tao. Habang naglalakad kami dito sa gilid ng dagat, may isang bagay na nakaagaw ng aking pansin. Ang lalaking ito na gumagawa ng mga magaganda at makukulay na mga bracelet. Kitang-kita dito sa paligid yung mga bulubundukin na taglay ng kapis. At ito pa yung nakakuha ng atensyon ko, yung tatlong mumunting isla na tanaw na tanaw mo dito kapag andito ka sa gilid ng Basyao Beach. So kitang-kita nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito. Yan o. Grabe pagtaas ng tubig dito, high tide. Nung last namin na pumunta dito is doon ang banda yung tubig. Pero ngayon hanggang dito umabot o. Ayun yun, naabot na nga yung mga cottage nila. Meron yun pala silang mga dried fish. Very common na naman kapag sa tabing dagat ay ang pangunahing pangkabuhayan ay ang pangingisda. Yan. Sap sap. At timing naman sa aming dinaanan ay may nag-park na bangka na may dala-dalang mga oyster o talaba. Grabe yung high tide oh. Pati yung puno ng niyog inabot na dito. So pati nga yung bilaran ng mga tuyo is naabot na rin ng tubig. So wala na kaming madaanan, so kaya dito kami dumaan sa ibabaw. Yan. Parang pupunta kami doon sa ano, pabalik sa kalsada. Tatawid kami doon dahil pupunta kami doon sa kabilang parte ng Basyao. O di ba? Hindi ako nagkamali. Pumunta, bumalik kami sa kalsada. Kahit saan may nakalagay o may nakabilad na tuyo. Yun o, marami. Meron din silang mga cottages dito. Kapag pumunta kayo dito, available yan lahat. Yan, abot yan hanggang doon sa dulo. At pagkatapos namin malibot yung resort na aming pinuntahan, ay naghanap na mag-gamit ng iba pang mga spot dito sa Basyao. So,
tulak ako ngayon. Sobrang taas na mga inakit namin. Sobrang tarik pa. Hanggang sa napadpad kami dito sa itaas na parte ng Basyaw. So ito pala mga tol, yung sa itaas na view ng Basyaw Beach. I was told some sunshine would be helpful, that maybe it would brighten up my mood. Breathing in some fresh air by the lungful, climbing up a hill to see the view. And I know it won't be easy, but I think it's worth a try. Tying up my sneakers and going outside. Think I should take a walk. So ito pa lang dinaanan namin kanina. So sobrang taas niyan. Kitang-kita niyo naman, no? Papunta doon. So grabe talaga yung mga dinadaanan namin mga tol. Hindi biro yung mga paakyat, yung mga paahon. Sobrang haba. At hindi nagtagal ay bumaba na rin kami para maghanap ng iba pang mga spot. Kapag mahulog ako dito sa ilalim ng duyan nila, yan o, ganyan kataas yung hulugan ko. So okay sana kapag may sasalot. Kaso wala eh. So yun, papasok tayo dito sa white sand. Pasok tayo dito ngayon para mag-take a picture and video. Pagdating namin sa ilalim ay may munting paraiso na sumalubong sa amin. So kahit pa paano, parang nakapunta na rin ako sa Boracay. Kasi last kong na pumunta sa Boracay is matagal na, bata pa ako noon, mga 10 years old. So ngayon 21 ako. So ngayon parang nag-flashback lahat yung nangyari. Parang pumunta ulit ako sa Boracay. Kakaiba ang kagandahang taglay ng kalikasan, kaya atin itong pahalagahan at alagaan para sa mga susunod pang mga henerasyon. So balak sana naming maligo ni Lister, kaso naalala pala namin, nakabisikleta lang kami at wala kaming pampalit ng mga damit, kasi wala kaming dalang extra damit at wala kaming dalang extra mga shorts like that. Tol, ano yan tol? Kakaiba yung buhangin nila dito, no? May, parang may pinaghalong itim at puti, no? Oh, black and white. So ngayon mga tol, so papasok tayo ngayon dito sa Palm Coast Beach Resort. Palm Coast this way. Ubos yung pera namin sa kaka-entrance. Pero sige lang. Sige. Ano yan tol? Parang may pumasok na langgam tol. May pumasok na langgam? Kasama yata sa akin sa kapag-uwi. Masakit. People get over all the heartbreak.
I guess it's all on my shoulder. I give up on trying to let you go this time. I never wanna feel that way. So yun nga, no? So bago tayo magtapos, good news nga pala, meron na tayong ads. Eligible na tayo for ads. So sana huwag niyo i-skip yung ads. Help me to grow my Facebook page. So sana hindi kayo magsawang suportahan kami sa mga bawat video na ina-upload namin. At syempre, salamat nga pala kay Lord kasi naabot namin to, yung dating pangarap lang namin, pero ngayon unti-unti nang nag-uumpisa. Alam ko maliit pa lang to kumpara sa ibang mga vlogger, pero para sa akin malaking bagay na to kasi naabot ko yung ganito na dating pangarap ko lang. So sino ba naman mag-aakala, no, noon nagsimula lang kami sa simpleng pag-edit-edit lang ng mga video, parang hobby lang namin. Pero ngayon umabot kami sa ganito na naging eligible. In short, monetize na yung Facebook page natin. So yun, at dito na rin magtatapos yung ating isa na naman sa pinakamalupit na episode. And don't forget to follow subscribe my YouTube channel. Let's go!